For in him we live and move and have our being, as certain also of your own poets have said, for we are also his offspring. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, engraven by art and man's device. And in the times of this ignorance, God made God, but now commanded all men everywhere to repent. Because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness, but by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, and others said, we will hear thee again of this matter. So Paul departed from among them, sabay-sabay. Howbeit certain men clave unto him and believed, among the which was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Well, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Muli na, ang aralin, Panginoon, nangyari yung tagpo na ito, Panginoon, saan si Paul, Panginoon, ay maraming best po siya na persecute, but dito sa panibagong lugar, the same gagawin niya, siya ibang aral, at subukan niya maligtas yung mga makarinig sa kanya, Panginoon. Well, ganun din kami, makita namin yung kanyang mga pamaraan, especially yung mga details na sinabi niya dito, Panginoon, ang actually inulit na. But we pray na palayan mo kami Lord sa mga salitang matuto. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Okay, walang maingi ha. Ito, bagong kawda naman to. Talagang yun lang sa church eh, no? Sinano, disiplinado na yun eh. Yung iba, natuto na. Balita ako, nabibigilan naman. So, ganun eh. After mabaptize, parang ganun. Huwag na kaya tayo mabaptize. Hindi. Kasi yun na, ano na yun eh. Tatayuan muna dapat yung pag ikaw nabaptize na. Actually, hindi nga rin eh. Pero alam na alam mo kasi hindi yung basta sinadya eh. Diba? Hindi ka lang attendee. Hindi lang attendee tawag sa'yo pag binaptize ka na. Okay, ligtas ka na. Identify mo na yung sarili mo. Dala ka pa ng damit, di ba? Tsaka sabihin mo pa sa nanay, tatay mo, syempre, ano yun, something na yun, something daw. Salamat, naligtas yung nanay ni, ano, ni Reden. Amen? Ano sabi ni ate, ano? Eden. Kamusta naman? Okay lang. Maganda, makapunta rin sila. Ezekiel daw ang ano ngayon eh, si Ezekiel ang active eh. Tuloy ka lang ba, da? Kasi, buti simple, nag-ano. So, wala yung mga kakulitan mo. Ano nangyari na? 11. 11. Huwag kang malungkot, bad. Huwag kang malungkot. Pag-pray mo lang sa sila. Sabi mo, pinag-pray ka namin. Sana payagan kayo. Ganun lang yan. Isang taon, marami kami mga kapatid na ganun. Sa Mother Church na pinag-pray lang nila, tuloy lang sila, kung ano yung magagawa mo. Ganun yung sabihin ko siya, mga bata, kasi magkakaroon ng time, ay buti itong mga anak-anak namin, kasi wala silang choice eh. Pero kayo, labanan yan. Okay? So, kung alam nyo naman tinanggap nyo, Panginoong Jesus, alam naman pala tayo na tinanggap nyo, walang dahilan para hindi magpatuloy actually. Amen? So, kung sakaling dumating nga, magkato, nahahad lang kayo, hindi naman kayo na wala sa panalangin namin. Patuloy lang kayo mag-pray, magbasa ng Bible, okay? Communicate tayo, huwag nyo kami isnabin sana. Kasi iba, ganun eh. Medyo pinigilan ha. Baka ganyan yung message natin sa Sunday, no? Pag nabulungan ka lang dyan, ganyan. Ako, hindi ka may sisi kasi nga mahina pa kayo, mga bata pa kayo. Pero, alamin nyo lang na kayo yung pumipili ng direksyon ng buhay nyo. Okay, so anyway. So, natapos natin po hanggang dito sa, ano, di ba? Yan, sa green.
So ito po ay si Paul again. Sino yung bida dito? Anong sino kasama niya? Si Paul and Silas, nagulpi na sila sa isang lugar. Punta naman sila sa isang lugar. Bilisan ko lang ha. Dito na sila ngayon sa Greece, sa Athens actually. And then, siyempre, as usual, nag-preach siya. May nakita siya. Itong mga, nag-burden siya doon sa mga tao doon kasi sumasamba sa Diyos-Diyosan at even sa unknown God niya. Ibig sabihin, hindi nila kilala, sumasamba sila. So, ibig sabihin, alam niyo ba yung tao ignorante? Ano ibig sabihin yan? Nakakawa ba sila? Nakakatawa o pareho? Anghel, alam mo yung ignorante? Bunso ka kasi, di ba? Pero pag medyo panganay ka, makapansin mo yung mga kapatid mong maliit. Minsan nakakatawa, di ba? Kaya si Aiden minsan tinatawa na ng dalawa. Minsan nakahubo pa eh. Uy! Trip ka nga dyan. Bata pa, walang alam sa buhay, di ba? Tapos, ano pa ba yung mga ano? Uy, maligo ka naman. Ba't ako maliligo? Diba? Ang baho mo na eh. Tinuturuan mo pa, diba? Hindi mo ba naamoy yung sarili mo, diba? So, yung mga tao ignorante, nakakaawa yan na, nakakainis. Diba? So, ganun daw yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at saka yung sinasamba nila, hindi nila kilala. Ignorant. Okay, so sana, salamat, maganda yung ginagawa, ano, tatanong kayo. Pag nagtanong kayo, sinagot, hindi na kayo ignorante ngayon. Ngayon, mamimili na lang kayo. Diba? Katulad ng kanilang tanong ni Reg. Maganda yun. Dapat, yung mga bata, ganun tayo. Sa amin, hindi tayo dito ang bawal magtanong. Ngayon, kung sobrang kalokohan yun, nasabihin ko naman sa iyo, hoy, kalokohan yun. Ngayon yung malokong tanong. Pero yung mga tanong talaga na nag-iisip ka kasi, kaya ka nagtatanong, okay na okay sa atin yan. Okay? So, kaya diniscribe ng Panginoon ni Paul sa kanyang speech na ang Diyos nga ang gumawa sa lahat. At ito, naalala nyo kay speech ni Stephen, ganun to rin eh. Yung very basic, mga bata, mayroon bang tanong ko lagi pag resolvinin kami? Ibubuksan ko sa Revelation 21, verse 8. Yung pinapabasa ko yung specially sa atin, mga bata. Bakit? Kasi, di ba, katolikong bansa itong atin eh. Di ba? At sabi sa Bible, maraming tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, napansin ko na agad yung iba-ibang response ng tao. Lalo pag medyo matanda ganyan. Sabi ko, Nay, Tay, meron bang taong sumasamba sa panahon natin ngayon sa Diyos-Diyosan? Pag medyo honest yan. Di ba? Sabi nila, meron ba, Ezekiel? Sumasamba sa Diyos-Diyosan? Wala. May nakikita ka ba? Alam mo ba yung Diyos-Diyosan? Hindi naman Diyos. Ano ba ang Diyos? Wala naman siyang ano eh, di ba? Siya'y nasa langit. Wala nakakita sa kanya pa, Diyos Ama. So, bakit may mga sinasamba, tinataas, nilalagyan dyan, nilalagyan pa ng kung ano-anong bulaklak, ginto, sampagita, hahalikan pa, di ba? So, sinasabi ko, yung ibang medyo anis sa tao, umaamin agad, o nga po, basta, mali yun, di ba? Kaya sabi dito, inuulit ni Paul, ni Stephen. At actually, ganun din sinabi ng mga si Habakuk, sa Psalms, mga propeta, yan na naman, nanay. Naging ano na naman tayo, CR. Na si nanay? Ay, siya na. Napansin ko pag nasa kalagitnaan, talagang ano eh. Okay. Tuto pa kayo makinig. So, bakit pinapaulit ang isang bagay? Pinapaulit-ulit yung mga magulang nyo. Ano yung pinapaulit-ulit lagi sa ni Ate Ide? Ha? Huwag pasaway. Tayo. Huwag sumagot sa magulang. Ano yung madalas narinig sa magulang nyo? Huwag kang makulit. Ano? Ay, yakap eh. Ikaw, Angelo. Ito, mabait kasi ito eh. Pero meron ka pa yung sinasabi sa'yo ito paulit-ulit, di ba? Huwag magmura. Gusto niya magtayuan, magtuluan. Stephen, ano lagi sinasabi sa'yo?
Peter. Nahihiya ka eh, kasi kung ano yung sinabi sa'yo madalas, yun na yun, di ba? Ikaw, Pamela. Ang madalas sinasabi sa'yo, nahihiya din siya. Basta kung ano man yun, isipin nyo yun, kung ano yun. Importante yun, kaya inuulit-ulit. Di ba, Gila? Sa'yo. Ang sinasabi. Mag-ingat ka, ano pa? Kumain ng mabuti. Maligo araw-araw. Magmakulit, okay? So itong bagay na to, paulit-ulit ni Paul, ng mga propeta. Kasi importante kasi, kahit nga sa panahon natin ngayon, may sumasamba sa Diyos-Diyosan. Eh, hindi naman kami sumasamba dyan. Hindi nga nalagyan ng bulaklak. Ba't kayo nakaluhod dyan? Yung definition ng samba, niluluhuran mo, dinadasalan mo. Kaya huwag tayong maglokohan. Yung iba kasi dyan, medyo malokong ewan. Kung sila naloko, ako, papaloko ba ako? Tatanong lang ako, man, pikon na naman. Eh, kanina lang, tsaka agab eh. Ngayon ako ba ng taga-Africa? Nagkaibigan ako sa Facebook ng taga-Africa. Yung may kaibigan din siyang taga-Africa, eh talaga nagganyanan sila. Eh nakisingit ako. Sabi ko, ano? Sabi, huwag daw siraan yung Catholic. Eh sabi namang isa, eh ang daming pinatay niyan eh, mga Kristiyano. Okay lang ba yun? Eh huwag mo nang hukayin yung mga past na yun eh. Kaya nga tinuturo natin ngayon na bakit sila ganun dati, anong tinuro sa kanila? Ba't sila pumapatay ng tao? Kung church sila. Ha? Hindi sila sa Diyos. Yun lang ibig sabihin nun. Okay? Ngayon, kung tanongin mo sarili mo, sabi ba naman sa akin? Ba't galit na galit ka? Ikaw hindi ka nagagalit dyan. Kung matino kang tao, hindi ka magagalit dyan. Pinatay mga Kristiyano. Nagtanong ka pa. At is yung iba na nahimik na lang eh. So, hindi mo malaman minsan, di ba? Pero ibang kumikilos doon, mga bata, amen? Kaya ngayon, ang ganda kayo, nakikinig nyo ngayon pa lang yan. Pag nasanay kayo, nasabihin nyo, Catholic tayo, dapat Catholic tayo mamamatay. Ikaw na lang, sabihin mo. Di ba? Susunod ako sa Diyos, ba't ako mapusunod sa kung sinong loko-loko dyan? Di ba? Yan sinasabi ni Paul dito. Ang Diyos ang gumawa ng lahat eh. Bakit mo sabihin, sasambahin mo yan, ginawa ng Diyos siya. Gumawa niya si Mang ano eh, si Mang o sino mang nag-ukit niyan. Yan, anong yan, Diyos-Diyos na yan, di ba? Kaya sabi dito, hindi, ang Diyos ay hindi sinasamba ng mga kamay ng tao. Yan, ganyan. Hindi Diyos yan. Nagkita yung sinasabi ni Paul? Galit ba si Paul? Eh, galit siya kasi niloloko na itong mga tao eh. Sinong gusto niloloko dito? Gusto ba niloloko ka? O syempre hindi, di ba? Ano ba yung niloloko? Ano siya niloloko? Pinatitipan. May bagay na hindi totoo sinasabi sa'yo. Ganon. Mga ganyan yung ano eh. Eh sa religion pa. Uy, Diyos to ha. Diyos to ha. Oh, Diyos to. Nakita mo to. Diyos to ha. Di naman eh. Di ba? Gusto niyo. Kahit anong ilang ulit mo pa, alam mo, hindi Diyos yun. Kaya si Paul, asar na asar siya. Eh, alam nyo naman, hindi naman Diyos yan eh. Ginawa ng Diyos lahat ng bagay, pati mga nabubuhay, lahat ng sabi ng mga life, breath, and all things. Pag sabi ng breath, buhay lang po yun, di ba? Alam nyo yan, mga bata, di ba? Sa especially mga animals, di ba, may hininga yan. Ang sabi lang ng buhay. Ito ba, and had made of one blood, all nations of men. Medyo natapos nga tayo dito last week, di ba? So, sabihin, ang Diyos ang naglagay dyan. Ito yung mga Afrikano, ito yung mga Pilipino, mga Hapon, mga Amerikano, dyan, siya naglagay niyan. So, that they should seek the Lord, if haply they might feel after Him. So, in-explain natin yung last week, di ba? Yung sabihin, dapat naintindihan ng lakilala ng Diyos eh, sila. Para sa Romans 1. Kasi hindi naman malayo ang Diyos. Malayo ba ang Diyos? So in a way, oo, in a way, hindi. Malayo siya in a way kasi parang hindi mo maintindihan minsan yung Diyos, di ba? Kaya kailangan ituro sa'yo, sino ba ang Diyos? Siya ay matalino, ito yung judgment niya, ito yung bawal sa kanya, ito yung gusto niya, ito yung ayaw niya.
tinuturo sa atin. Pero sabi dito, though he be not far from everyone of us, actually, hindi naman siya malayo. So, malayo siya na hindi siya malayo. Ang hirap pang intindihin yun. No. Ang maganda example. Wala ako sa inyo eh. Mainig kayo, mainig. So ito yung sinabi ni, ito yung only na bilang ko to kasi tinitingnan ko, ilan ba yung, minsan sinasabi ng soul winning, di ba? Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Okay? Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Okay, ito sabi dito, oo. Okay? Ito lang yung nag-iisa. Okay? Pero again, na karamihan, hindi. Sabihin dyan, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Pero ito kasi, ang ano dito, ang context dito nga, creation sila ng Diyos. Okay? Kaya sabi dito, lahat naman tayo ay nilikha ng Diyos. Tayo anak ng Diyos, kasi sinasabi dito. We ought not to think that God is like unto gold and silver and stone engraven by art and man's device. So basically, parang Romans 1 din. Yung sabi doon, they are without excuse. Lahat ng nilikha ng Diyos, hindi ka pwede sabihin, uy, nilikha ako, si Red din, nilikha ako na ano pa ang tatay mo? Ha? Ray. Ray, ako nilikha ni Ray at si Eden. Sila ba lumikha sa'yo? Hindi. Oh, hindi, kasi maraming mag-asawa hindi nagkakaanak. Okay, sa Bible lang, dami. So, pag hindi ginusto ng Diyos na mabuo ka, hindi ka mabuo. Ganun yun. So, lahat ng ano, gumawa. So, dati naman, pag tatanim ako dati, ba't di tumutubo to? Mayroong halaman, may tubig, may lupa, may buto, ayaw tumubo. Though may hindi rin ako nalalaman kasi, pero, ang Diyos ang nagpapatuno, ha? Pwedeng ganun, okay? So, yung sasabi lang dito, ang Diyos dapat kilalanin natin. Isa sa mga bagay na napaka-obvious dapat na malaman natin, hindi nga siya Diyos-Diyosan, di ba? Na sinasamba, nilalagay sa lamesa, sa desk, hindi siya Diyos-Diyosan. Okay? Kasi sila'y ginawa ng tao. Yung sinasabi dito. Ngayon, ito na. At the times of this ignorance, God winked at. Parang sinasabi dito na, noong mga unang panahon, hindi siya ganun ka-strict. No, though actually, pag tinignan mo yung even in the Old Testament, may nire-require din naman ng Diyos sa kanila eh. Di ba? Kaya nga yung mga hindi sumasamba sa kanya ay may kaparusahan din. Tsaka lahat yung may consequence. Siyempre, hindi naliligtas yung iba. Yung iba nakakilala. Kaya tingnan natin ano yung sabi niya dito. So, ngayon, sabi niya, alam niyo, wink at parang hindi niya masyado sineryoso. Kaya sabi dito, But now, commanded that all men everywhere to repent. Okay, ano yung repent dito? Again, define natin. Pag sinabing repent, kung ito yung paniniwala mo ngayon, tatalikod ka dyan. Okay? So, pag dito ka pupunta, yung direction ng buhay mo, hindi mo kilala ang Diyos, ay nakakilala mo ang Diyos, saan ka pupunta? Ganun pa rin? Ganun ka pa rin ba? Hindi na, di ba? Kaya lahat ng sorry natin dito, may expectation na kayo. May expectation ng Diyos sa inyo. Ha, pansin nyo, katulad nyo, mga nabaptize, isa kakamustahin ko, wala kayo sa church, bakit? Ay, obligation mo akong umatin? Pag hindi pa masyadong, naiintindihan yun, di ba? So, pero yes, merong dapat mag-repent ka, dapat yung direction ng buhay mo, kahit ano lang, whatever happen, anong gustong gawin, gagawin ko, naligtas ka ngayon. Diba? Ezekiel? Saan ka na pupunta ngayon? Dapat lagi mong tinatanong, ano bang gusto ng Diyos sa akin? Ganun ang tanong, ready. Sino ligtas na dito? Pati sinil, ligtas na rin. O tumas ka lang din. Kasama ka ba dun dito? Hindi tayo. Ligtas ka na ba? Ano nang gagawin mo sa buhay mo ngayon? Kahit ano nilang ba, kahit anong gusto mo, pwede ba yun? Diba bakit ka naligtas? Nanampalataya ka sa Panginoon eh. So ba't ka na nagtitiwala ka sa Kanya? Ngayon kung may sinasabi siya na Neil, huwag mong gawin yan, gagawin mo pa rin ba? Hindi dapat, diba? Pero inaalaw ka pa rin, pero isingiling ka niya doon. Ito niya yan, Reg. So ang commandment ng Diyos ngayon, lahat ng tao ay mag-repent.
Because he had appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he had ordained, whereof he had given assurance unto all men in that he had raised him from the dead. Sino tong tao na to na tinutukoy niya? Na huhusgahan niya ang buong mundo sa katuwiran, at itong taong to ay pag-inordain, parang tinalaga. Okay? At nung siya naman ay binuhay magmuli, okay, binigyan tayo ng kasiguruhan. Ibig sabihin, hindi nagbibiro ang Diyos, hindi ang Diyos ay, ano kaya, i-appoint ko ba si Jesus na ano, mag-ahari? Mag-iisip pa ko muna. Hindi ganun. Sigurado yun. Nung siya'y binuhay, wala pang taong nabuhay, mas binuhay niya yung sarili niya. Merong nabuhay, binuhay ng Diyos. Pero itong, sino nga to? Sino yung nabuhay magmuli? Prince. Pinatay siya, tapos nabuhay siya magmuli. Sino to? Batuwid. Si Jesus lang. Siya yung only begotten, first begotten of the dead. Siya talaga yung glorified body. Okay, si Lazarus, namatay ulit yun eh. Pero si Jesus, nung nabuhay siya, hindi na siya mamamatay ulit. So, mangyayari sa lahat ng mananampalataya later. Okay? So, significant yun ha. Darating ulit si Jesus, siya ay maghahari. Yan, and when they heard the resurrection of the dead, ito na, tapos na yung ano ni Paul. Yun na yung katapusan nun. Kasi yung mga nakikinig sa kanya, katulad nyo, okay, sa bagay tayo, may oras tayo dito. Pero nung last time, si ano daw, umalis eh. Sino umalis nun? Si Jeff, tsaka sino pa? Si? Umalis ka rin nun? Sabi ko sa yung ayaw makinig, lumabas na. Ay, masunurin, lumabas nga. Okay din yun, kaysa naman maggulo kayo dito. Ito, nakita ko ito, matatanda na to. Kausap niya si? Si Paul. Si Paul nag-preach. Eh, sabi naman, oh, pakinggan ka namin. Sige. Nung narinig nila yung resurrection from the dead, ay, naku, wala naman yun eh. Hindi totoo yan. So, sa kahit sa church, ganun yan. Kayo, may expectation kayo dito, siguro, ah, masaya, kantahan. Pag may sinabi ni si pastor na hindi nyo nagustuhan, lalo yung matatanda, especially. O yung iba nga, hindi na nga pupunta dito pag nalaman na against tayo, kung ano, sa Catholic o sa Muslim, hindi na pupunta yan eh. Sa bakla, hindi. Ay, ayoko nyo. O di, huwag. Diba? Pero ganito, medyo tinawanan pa si Paul. Imagine nyo ba yun? Si Paul, sino ba si Paul? Ordinary ba siya? Matalinong tao to, maka-Diyos. Tapos tinawanan. Sino tumatawa sa mga maka-Diyos? Sino tumatawa sa tao maka-Diyos? Loko-loko. Tama. Ba't mo tatawanan yung maka-Diyos? Pero yun nga, hindi ko sinabing wala lang pag-asa yun ha. Hindi ko sinabing, pero medyo yung condition niya ng time na yun, medyo, di ba? May hindi siya naunawaan na dapat niya maunawaan. Diba? Parang kayo, kunwari, sinabi ko sa inyo, oh, mag-aral kayo mabuti. Hindi naman totoo yan eh. Diba? So, kala nyo, ba't kayo natatawa kasi? Kala nyo, mas magaling pa kayo. Kayo, pastor, diba? Pero obviously, hindi. Huwag kayong tumawid dyan, baka masagasako. Eh, hindi naman eh. Hindi ibig sabihin magaling ka, pero sa palagay mo, mas magaling ka, di ba kaya tinatawanan mo? So, ganun si Paul. Tinawanan siya nitong mga to. Di ba? So, lesson natin dito, pag Kristiyano ka, yan, katulad yan, salamat, nakikinig kayo. Jaila din pala, antokin din. Ay, bata pa to eh. Di ba? So, si Pasto, maraming panahon na rin na tinatawanan. Normal yun. Especially sa mga bagay na ganito na bago mo maintindihan itong mga bagay, unang madapat maligtas ka muna eh. Diba? So maraming hindi nakakaunawa dyan. Maraming bata, medyo hindi pa nakakaunawa. Kaya dapat, mag-Kristiyano ka, ihanda mo yung sarili mo doon. Okay? Yung iba pinepeki naman eh, alam nyo ba yun? Kunwari, madalas yan sa mga usapang ano, sa doktrina. Kunwari, alam mo na mali ka. Anong gagawin mo? Yung iba pinepeke. Mali ka naman eh. Pero alam ko, mali ako. Pero tawanan kita. May mga ganun. Pinepeke nila yung. Kasi, ang epekto nga, nung pag tinawanan mo isang tao, para mag-iisip rin, mali ata ako, ba't ako tinawanan? Diba? Pero hindi rin lagi. Kasi iba, masyado mapagkunwari. So, ihanda mo, Kristiyano ka,
Alamin mo yung totoo. Pag alam mo na yung totoo, masterin mo pa, aralin mo pa, titibayan yung paniniwala mo, pananampalataya mo. Kaya ang pagsimba sa church, tuloy-tuloy yan. Walang, hanggang ngayon niya, nakikinig pa rin ako, sabi ko sa ibang preaching. Naaral ko ulit. Tapos siya, pag yung soul winning, titignan ko kung ano yung, hindi ko agad ina-assume na it is, mali na yan. Titignan ko rin, papakinggan ko rin. Baka may hindi pa ako na, alam eh. Though, malabo naman yan. Pero, tinitingnan ko rin. Amen? Sa kayo, mga bata, kaya tinatanong kayo lagi. Okay, kaya yun. So, siya'y pinagtawanan. Sabi, sige, saka na to. Yun ang nangyari. Amen? So, medyo maano yun, na kita naman si Paul, kung gano'n siya ka, seryoso sa ginagawa niya, tapos tatawanan lang siya. Mahirap yun. Maraming na-discourage na dyan. Marami. Tapos, yung di siya pinapakinggan, ako minsan, nadi-discourage niya ako eh. Okay, mga bata pa naman kayo, pero still, nakaka-discourage. Pag sinabing, huwag mong gawin to. Tapos, ganun pa rin. No? Nakaka-discourage yun, di ba? Pero tandaan niyo ito, mga bata, pag nasanay kang di sumusunod, sa tama, saan ka susunod? Sa mali. Ayun, nakikinig ka pala. Tama yan, Prince. Maniwala kayo. Bakit sabihin, kanina yung usapan natin, di ba? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Very obvious yun. Hindi totoo yun eh. Nuko-nuko lang gagawa ng pera. Ang daming gumagawa. Bakit? Kasi pag tinanggihan mo yung katotohanan, saan ka? Anong maiiwan sa'yo? Wala. Hindi katotohanan. Kasi ang katotohanan, nagkasama-sama yan eh. Pag nag-off ko na, dito yung katotohanan. Ito yung mas totoo. Mas totoo pa. Okay. Ay, kaso ayoko niyang totoo eh. Saan ka pupunta? Babalik ka doon sa mali. Kaya kahit Diyos-Diyos ang sasambahin mo. Kaya lang, may kausap ako dito eh. Kaya tsatsagaan mo lang. Kasi nga, at least kung hindi siya maligtas, yung mga anak niya. Pero parang baliktad na yung utak eh. Ang hirap. Ganda niya mga bata. Sana hindi mangyari sa inyo, pero kung sasabihin niyo sa akin, eh, aasarin ko si Pastor. Marami na nang asar sa akin. Ang tanong, sinong may kinabang? Sinong mapapahamak? Sila. Ganun, exactly. So, ganun din kayo. Kung ganun, ako, malaksin na mong asar eh. Pero, nalaman ko, mali pala yun. Even yung mga mali, hindi mo kailangan kasarin yan. Huwag mo na lang. Kung talagang mali sila, di pabayaan mo na lang sila. Okay, so ito yung medyo positive. Sabi dito, di umuwi na rin si Paul. Wala eh. Sabi dito, howbeit, certain men clave unto him. Yun ang magandang balita doon. Hindi lahat naniwala sa kanya, pinagtawanan siya, pero, diba? Meron nanampalataya. At itong mga nanampalataya, ay siyempre, believe, ito yung mga matinong tao. Kaya kayo, sabi sa nga sa inyo, nalungkot ako, wala nang iba dito. Sa bagay iba kasi, hindi pinayagin ganyan. Pero di akong magugulat, sabi sa'yo, lalo na pag pananampalataya, medyo tumataas yung level mo. Mali, sa Bible school naman. Doon di ako niniwala sa Bible school ngayon. Pero andun pa rin yung ano eh. Bihira talaga yung gumagraduate kasi week by week, everyday, nasusubukan yung resolve mo. Yung pananampalataya mo, tsaka yung determination mo. Kung ano talaga yung gusto mangyari sa buhay mo. Kaya, ang naiiwan na lang, sino na lang? Yung talagang nag-progress, yung talagang nananampalataya, naniniwala siya, dapat, itong kalooban ng Diyos sa akin, mananatili ako. Amen? So, may duda ba kayo na gusto ng Diyos sa church kayo? O iniisip nyo pa? Okay lang din yan, kasi ako dati, tumahan ako sa ganun eh. Ganito ba yung buhay Kristiyano? Ano na lang? Naisip ko mga ano, yun nga, magtayo din ng sariling church. Siguro, sino nagtatayo ng sariling church? E buti may preaching akong narinig. Tamang-tama eh. Parang alung-alung, ba't ka magtatayo ng sarili mo? Diyos ka ba? Pero may gumagawa rin nun. Okay? So, maybe by one, dalawang tao lang yung binanggit dito, but important ito. Kasi basta dito, madalas may nagkukwento yun. Sabi niya nga, for example, sa Mitsubishi, doon siya nag-ano eh. Bible study, matagal na panahon. Hindi lang lahat naniwala eh. Pero may mga bunga siya doon. Amen? So,
nagpasto pa nga yung isa sumupunta, isa nagbackslide. Ganun talaga, hindi mo, sabay-bay sapa, ilang kailangan na natili dito sa Diadem, hindi ko alam. Sana, mga 10, 20, pero kahit sa amin nung ganun, sa isang lugar, dati dadami yan, tapos, uy, mawawala yung kalahati, ilang taon, mawawala na yung kalahati ng kalahati. Wala na. Sana lang at least na natili sa baptism, yun lang ang panalangin namin. Pag bumalik kayo sa iba, naging dating daan kayo, naging Yeshua kayo, pero yun nakakalungkot, baka hindi kayo ligtas. Yun ang masaklap. Amen? So kaya binanggit yung dalawang tao dito, kasi I believe, ito yung mga tao nga I believe ay kilala pa in the long run, okay? So, tingnan natin ha. Hindi ko rin sure eh, pero search natin. Pinabanggit pa siya sa Bible. Hindi na, okay? But still, importante yan, okay? Eh, tayo namang mga totoong Kristiyano, hindi naman tayo sikat sa history ng ano. Ano ba? Ang mga sikat talaga yung mga loko-loko rin. Men, gusto yung masulat sa Bible? Wala, tapos na yung Bible eh. Pero sa Chronicles ng Diadem, sabay-bay sapa. Uy, may maraming naligtas dyan, pero lahat nawala. Pero, natira si Pamela, si Redden, tsaka si Angelo. Tsaka si Neil, kunwari lang. Ha? Si Reg, nawala na, nag-backslide na, si Pendez. Sana magtunod din kayo. Amen? Nasa sa inyo yan eh, di ba? Pinipili niya kahit bata pa kayo, sabi sa Bible, even a child is known by his ways. So, namimili kayo. May time pa ba tayo? Meron pa. Meron pa po. Ilang minutes na ako? 15 minutes na lang. 10 minutes. Okay. So, tuloy natin. Ano ba na ilang minutes na? Dito sa black. Sa baba. 32 pa lang eh. 10 minutes pa. Okay, so tuloy natin. So, ano nangyari kay Paul? So, pansin ninyo, yung mga nag-mock sa kanya, wala na. Wala na sa eksena. Di ba, alam nyo ba yan? Mga artista, ganun ang hilig nila eh. Hindi, extra. Pero di ba yung mga artista, alam nyo rin lang naman to eh. Pero pag artista ka, hindi ka sumun sa mga bakla, malalaos ka eh. Kasi pe-face out ka nila. Yan, totoo. Hindi dahil sa magaling ka eh. Pero isa rin yun, dahil magaling ka, di ba? Ay, si ano, wala ng project. Ganun yung ano eh. Ay, nasa na yung artistang magaling. Wala na. O sa church, ganun din. No? Nasa tamang church ka na, nawala ka pa. Nasa siya na yun, tumatambay na lang doon para sa amin dahil sa mother church. Nakakalungkot din eh, si pastor pag nag-share ng kanyang ano, sa loobin ba. May mga taong active na active nung una. E minsan nga, hindi ko nga kilala. Siyempre, tatanong, sino ba yun? Dati, active na active. Praise the Lord, ng praise the Lord. Ay, church, gusto ko dyan, church. Maaga. E nasa na si kapatid na ganyan, ayun, ano, sila na buhay, nagulpi ang asawa niya, si yung anak niya, hindi alam kung ano. Pangit ng ganun, di ba? Naintindihan niyo yung mga bata. Naintindihan mo yung flame. Gusto ba ng, ano ba yung magandang buhay? Una, siyempre, ligtas. Una yon. Pero yung magandang buhay, ano din yan eh, rewards din ng Diyos yan, paulit-ulit niya sa Bible. Una, mahaba yung buhay mo. Nakakita ka ba yung bata pa lang namatay na? Dahil sa kalokohan nila? Meron kayang ilalang ganun? Sino? Ah, meron. Anong ginawa? Sorry ah. Ha? Hindi mo alam. Pero madalas loko-loko. Pag nag-addict-addict yan, magnanakaw, nabaril. Itong batang to, katulad nyo rin dati, bata lang, di ba? Sasaya-saya, mahal kayo ng magulang nyo. Ba't namatay agad? Ayun, loko-loko eh. Paulit-ulit yun sa Proverbs.
Madali kang mamamatay talaga pag loko-loko ka. Or, mahaba naman yung buhay mo, miserable naman. Alam niyo yan? Alam niyo yung miserable yung buhay? Alam niyo mga rockstar, yan ang maganda kasi, ano, kasi documented yung buhay nila kasi nga sikat sila eh. So, kahit mga unbeliever nagre-report dyan, malalaman mo yung details. Eh. Mayroon kasi nag-preach ng ganun, talaga inisa-isa niya. Yung mga rockstar, ay yayaman nun. Ang agad na matay, bakit? Nag-drugs. Madalas, drugs. So, wala silang mabilis sa buhay. Wala naman silang alam bakit sila nagkaroon ng pera. Hindi nila alam gagawin sa pera nila. Yan, drugs ang bibiling yan. Yung iba, nagpapakamatay. Iba, namatay sa sakit. Na makukuha sa drugs, sa alak, sa sigarilyo, sa drugs. Saka sa mga AIDS. Alam niyo may AIDS? Sakit yun ng mga loko-loko. Mga hindi masabi sa mga bata. Yung mga alam niyo yung mga pok-pok? Alam niyo na, di ba? Kanina-kanina pumapatol. Malandi yun. Alamat, ha? Alam mo. Hindi nyo kakaintindihan. Malanding babae, malanding lalaki. Ang aga na mamatay niyan. Kaya lagi sinasabi sa inyo, pag nakikita ko sa post nyo, ano yung mga post mo? Puro class-class na, bata ka pa. Ayun ang mga kaibigan, si Ate Jamie, pag yan ang kaibigan mo. Ano kayo, mapapabuti kayo. Ha? Sarap matulog eh, no? Okay. Uwi na yung gusto mo eh. Nakantahan pa tayo eh. Ha? Huwag ano ka na nga eh. Sige, doon lang muna. Ba't ko ba na ano yun? Sige, hindi ko na malala ba't ko. Hindi natin naumpisa yung 18, ha? Okay na. Sige. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. At napakaganda, Panginoon, ng buhay ni Paul. Saan siya po'y napahiya, siya'y pinagtawanan. Patuloy lang po siya. Makikita pa namin the next chapters, Panginoon, ang ginawa niya. Parang baliwala sa kanyang discouragement. Dinadala ng mga hindi mananampalataya at even mockers, Panginoon, hindi nakakilala sa inyo. So we pray. So lesson today, ito po yung aming maintindihan, Panginoon. So we pray na kayo po yung gabay sa bawat isa. Mga batang ito, Lord, yung mga dinala na kasama, Panginoon, alalala mo sila, Panginoon, na wala kaming pupunta ng ibang lugar, ibang tao, ibang person, Panginoon, hindi kayo lang. Yung kalooban ng pinakamaganda, therefore, ito yung dapat lagi kayong magpatuloy. Alamin ito at magpatuloy dito. So we pray na kayo pong gabay, bawat isa. Walaan niyo pong maraming kasama, Panginoon. Ganun din po ulit kami. Salamat po sa mga nakaka-attend. Tatapat sa inyo. Sakali dumating yung time, Panginoon, na darating na discovery sa amin, Panginoon, na paalala namin itong mga lesson na ito, Panginoon, about Paul, na hindi po siya nag-tuminto, Panginoon, sa mga discovery sa Panginoon. Ang lahat in Jesus, let me pray. Amen.